18 ng Abril, Huwebes Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bago magpiesta ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Naghahaponan sila at naipasok na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ipinagkaloob ng Ama sa kanyang kamay ang lahat at mula sa Diyos siya galing at sa Diyos siya pabalik. Kaya tumindig siya mula sa hapunan at hinubad ang panlabas na damit at nagpasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Nang lumapit siya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, "Hinding-hindi mo kailanman huhugasan ang aking paa." Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung hindi kita huhugasan, hindi ka makakabahagi sa akin." Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, "Panginoon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na ang mga kamay at ulo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mga paa lamang ang kailangang hugasan ng naligo na, dahil malinis na ang buo niyang sarili. Malinis nga kayo, pero hindi lahat." Alam ni Jesus ang magkakanulo sa kanya. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, bumalik sa hapag at nagsalita sa kanila, "Nalalaman ba ninyo, kayo'y tumatawag sa aking guro at Panginoon. Tama ang pagsasabi ninyo, dahil ako nga. Kaya kung hinugasan ko ang inyong mga paa, ako na siyang Panginoon at siyang guro, gayon din naman kayo, dapat magugasan ng mga paa ng isa't isa. Isang halimbawa ang ibinigay ko sa inyo upang gawin din ninyo gaya ng ginawa ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, isang halimbawa ang ibinigay ko sa inyo upang gawin din ninyo gaya ng ginawa ko sa inyo. May nakita na ba kayong guro na hinugasan ang mga paa ng kanyang mga mag-aaral? Gawain ng isang caretaker ang paghuhugas ng paa, hindi ng isang guro. Kahit noong kapanahunan ni Jesus, hindi kailanman naghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad ang isang rabbi. Si Jesus lang gumawa nito. Noong kanyang kapanahunan, gawain ng isang alipin ang paghuhugas ng paa ng kanyang amo. Paulit-ulit na ring narinig na sa ginawa niyang ito. Ipinapaalala niya sa kanyang mga alagad na ang mga ituturing na pinuno o leader ay kailangang maglingkod at hindi paglingkuran. Alam na natin yan. Pero nakakaligtaan natin ang isang mahalagang sinabi ni Jesus. Ginawa niya ito upang matuto ang mga alagad. Ibig sabihin, tularan siya. Kalimitan kasi, inaasahan natin ang iba upang gawin sa atin ang ipinagagawa ni Jesus. Hindi, ikaw ang sinasabihan ni Jesus na matuto sa kanya, hindi siya. Pagsasagawa, pag sumikapan nating maghugasan ng paa, huwag tayong laging umasa na hugasan tayo ng iba.